Tama mga kaibigan, mukhang mainit na naman ang ating gabi ngayon sa Music City. Inaasahang mataas ang temperatura ngayon na aabot na 85 degrees sa buong gabing ito. Bukas mas lalo pa itong titindi at inaasahang tataas pa ng halos 100. Kaya taasan ninyo ang inyong AC. Maghanap kayo ng malamig para ma-enjoy ninyo ang mainit at malagkit na gabing ito. Hindi ito bagay na iniisip ninyo. Mataas ang prostitution, mataas ang crime, mataas ang taxes, mababa ang wage. Ang namumukod-tanging business na namamayagpag ngayon ay ang mga strip clubs at bars na merong nasa average na reported net profit increase na 18% nitong nakalipas na taon. Dito makikita kung anong klaseng society ang meron tayo. Mukhang ang nasa maayos na ang priorities ng syudad. Nakaka-boring pala itong ginagawa natin. Anong sinasabi mo? Alam mo na, itong ginagawa natin, parang wala namang nangyayari dito, nakakasar lang. Wala pa talaga, maghintay ka lang. Wala pa? May alam ka bang hindi kong alam? May alam ako sa buhay. May alam ka sa buhay. Eh bakit may pulis na tulad mong paulit-ulit lang ang ginagawa? Ba't hindi ka mag-desk job o kung ano man, nandun ka nagsusulat lang? Hindi yun para sa akin. Nagtrabaho ko sa DEA ng ilang taon at yung ilan sa mga nakatrabaho ko roon, masyado nila ako pinahirapan. Alam mo yun? Pinagkatawaan nila ako. Naisip kong marami ako magagawa. May pakinabang pa ako sa kalsada. Pag nasa labas ako, napoprotektahan ko yung ibang tao. Napoprotektahan ko ang pamilya ko. Napoprotektahan ko ang pamilya mo. Ang cool nun, naiintindihan kita. Gaano katagal ka na bang kasal, Andy? 15 years. Napakasayang 15 years. Ayos yan, may anak ka na? Oo, mag-iisang babae, 10 years old, si Marisa. Anong pangalan ng asawa mo? Liz. Kakaibang babae siya, nakilala ko siya ilang taon na nung hindi pa maganda ang takbo ng buhay ko nun. Naging sandalan ko siya, hindi ako magiging ganito kung wala siya, baka wala na ako rito. Nga pala, nakita ko yung mga medal at awards doon sa station. Ilan ang meron ka? 7. Lucky 7. Para saan ang mga yun?
Medal of Honor, Medal of Valor, Bravery, Integrity, Purple Heart, Combat Cross at Fitness. Fitness, ha? Oo. May problema ka ba ron? Sandali. Kanina lang sabi mo may alam ka sa buhay. Ibig kong sabihin ang weird nun pero ang cool. Tapos nakaupo ka lang dyan, sasabihin mo sa akin na nanalo ka ng award para sa fitness? Oo. Tapos? Fitness. Oh, fitness, mukha mo. Halos nakaupo ka lang dyan, magdamag. Akala ko nga kausap ko si Yoda. Pero parang si Jabba ang kausap ko. Loko ka talaga. Dumiretso ka na nga sa station, doon tayo mag-check-in ngayong gabi. Ayaw na ni Mr. Scarpelli na marinig ang mga dahilan mo kaya magbayad ka sa Webes. Dahil kung hindi, babalihin na yung leeg mo. Naintindihan mo? Pero yung anak ko, malalang sakit niya. Meron siyang medical condition na pinag-aaralan pa rin ng mga doktor. Kailangan ko lang ng konti pang oras. Tapos na ang oras mo ngayon, Nikki. Naintindihan mong visit ka? Pero kahit isang linggo na lang, okay? Isang linggo na lang at babayaran ko na si Mr. Scarpelli ng lahat ng inutang ko sa kanya. Sige, ipapaalam namin sa kanya yan. Pero siguradong isa lang sasakot niya sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ibig niya sabihin, A, bibigyan ka ni Mr. Scarpelli ng 1 week, o B, babalik kaming may dalang lagari at tatapusin namin yung tuhod mo. Nang dahan-dahan. At hindi mo na malalaman kung alin dyan dahil huli na ang lahat. Kaya sinasabi ko sa'yo, umalis ka na at kausapin mo na yung anak mong may sakit habang may binti ka pa para makalakad. Mr. O'Hanlon, ayos ka lang. Kunan ba kita ng tuwalya? Hindi na. Ayos lang ako. Ang sasama talaga ng mga taong yun at yung anak niyo may sakit. Wala akong anak. Niloloko ko lang sila. Pero sabi mo kanina. Alam mo ha, tumahimik ka nga pwede. Ganito ang gawin mo. Pumasok at kuhanan mo ko ng beer at huwag mong sirain yung head gasket. Kailangan ko mag-isip. Okay, papasok na ako. Hoy, kumusta Joey? Si Nikki ito kasi ibabalik ko rin naman sa'yo agad yun, okay? Medyo nagka-problema lang ako sa sasakyan itong nakaraan at hindi ito tungkol sa nangyaring problema nung isang linggo, okay? Kasi may nangyari kasi dun sa club, kaya ngayon, sandali. Oo, alam ko Joey. Pero teka lang. Kasi may nakuha akong magandang trip para sa race bukas ng gabi, okay? Oo, mananalo ang Black Flag. Oo, alam ko ang chance nating manalo. Tsaka pwede tayong kumita ng malaki. Kasi gusto ko sanang pairamin mo muna ako ng 2K. Ano ba naman yan, Joey? Sige, 1K. Diyos ko naman, Joey! 500! Hindi ko naman nakakalimutan yun. Oo nga, at pababayaran ko na lahat ng utang ko sa'yo kapag nanalo tayo bukas ng gabi. Kailangan ko lang ng... Joey? Hello? Reset. Ano meron dito, Captain? Ano problema nila? Bakit mga wala silang kibo? Stein man ba? Kinain na naman niya yung mga jelly donuts? May aksidente kanina, Andy. Anong klaseng aksidente, Captain? Sa opisina ko. Anong klaseng aksidente? Doon tayo sa opisina ko. Hindi, sabihin mo na sa akin ngayon. Anong klaseng aksidente ba talaga yan? Isa yung botch robbery. Sa tenant at Hargrove, nagpaputok ng baril kung saan-saan. Yung asawa at anak mo, pasensya na, Andy. Wala na sila. Sabihin niyo sa akin na nahuli niyo ang hype na yun. Pakiusap, sabihin niyo nahuli niyo siya. Doon tayo. Siya ba yun? Tama na! Buisit! Tigilan mo ako! Tama na yan!
Andy, magpahinga ka muna isang linggo simula sa araw na ito. Pero Captain! Andy, sabi ka ngayon na! Tama ang narinig nyo. Ang chalupacabra. Naisip ko lang, kasi sarap din kaya ito ng manok? Sa ating local news ngayon, si Sergeant Andrew Rotelli ay nasa headlines na naman ngayon. Habang mukhang malabo pa ang pagsasampa ng kaso kay Sergeant Rotelli, ang city, police department, at ang mayor's office isinusulong nila na tanggalin ang lahat ng medalya at karangalang natanggap ng dating magiting na police officer sa lalong madaling panahon. Ang master ng mga macabre. Buisit kayong lahat! The Cellini of Fear. Kumusta, Ace? Nick? Sino ba? Akala ko patay ka na. Ah, hindi pa naman kahit makailang beses nang sinubok ng mundang pasensya ko. Papapasukin mo ba ako, hindi? Oo, oh, syempre naman. Sige, pasok ka. Wow, nga pala, paano mo ko nahanap dito? Sinundan kita pagkatapos ng libing kahapon. Sorry nga pala sa nangyari sa mag-ina mo. Mga buwisit na kriminal yun. Sa libing? Paano mo nalaman tungkol sa pamilya ko? Napakalayan ang tirahan mo rito, di ba? Nagpapatawa ka ba? Ah, si Mr. Superman Officer. Ibig kong sabihin, hindi biro ang ilagay ka sa headlines ng mga tabloid. At saka, ikaw ang ginawa nilang pain, Ace. Isang malaking pain para sa mga buitre. Ace, wow, matagal ko nang hindi narinig ang pangalang yan, Nick. Halos hindi ko na nga matandaan eh. Oo, tama ka. Alam mo na, noong mga panahon na yun, sa malayong lugar. Magkaiba man ang tinahak natin, pero heto, nagkita ulit tayo. Nakakatuwa talaga ang pangyayari. Oo nga. Ba't hindi ka nga pala nagpakita kahapon? Maraming nakasuot ng blue shirt sa paligid, alam mo yun. Hindi kami bagay na magsama-sama. May nakaraan kami, hindi ba? At saka sa tingin ko, mas maganda para sa lahat kung maglalaylo lang ako. Sabagay. Tama naman, pero sabi ko nga akala ko patay ka na eh. Hindi. Hindi pa ako patay. Yung mga pangarap ko lang, Ace. Nalulungkot ako marinig yan, Nick. Hindi, ayos lang yun. Hindi na mahalaga yun. Ang totoo, kaya ako andito eh. Ibig kong sabihin, iniisip ko baka pwedeng bumalik tayo sa dati. Yung tipong partners in crime tayo tulad ng dati. Naalala mo yun? Katulad ng mga bata pa tayo. Alam mo na yung walang pakialam sa mundo, walang inaalala. Ang dami nating magagandang alaala, hindi ba, Ace? Oo, ang saya natin nung panahong yun. Ang dami natin pinagagawa. Pero mga baliw na bata pa lang tayo noon, Nick. Yun lang yun. Tama, at pwede natin gawin ulit yun. Katulad ng dati. Katulad ng dati. Teka, Nick, mga bata pa tayo noon. Mga siraulong kabataan at matatanda na tayo ngayon. Malaki na nagbago sa atin. Ano ba talaga ang punto mo, Nick? Sumama ka sa akin. Patakbuhin natin ang Pleasure Dome. Ibig kong sabihin, kaya nating pagharian ang lugar na yun, ha? Two piece in a pod. Ikaw lang at ako. Talagang nag-abala ka pang pumunta rito para lang sabihin na samahan kang patakboy ng strip club mo? Yun ba ang pinunta mo? Nick, pulis ako! Mali. Dati kang pulis. Ngayon bale, wala ka na. Wala ka ng kwenta. O at least yan ang gustong paniwalaan ng lahat ngayon, di ba? Isipin mo nga, nagserbisyo ka ng 20 taon para pangalagaan ang buong city. Para sa ano? Sabihin mo, nabigyan ka ba ng malaking promotion? Hindi, ang nakuha mo lang isang malaking buisit ka, Charlie. Alam mo yun? Walang silbi ang sistema ito, Ace. Hindi, maayos ang sistema, oo, Nick. Para siguro sa mga black, sa mga spakes, mga babaeng bayaran, mga junkies. Pero hindi ito para sa mga taong tulad natin, di ba? At ang sistemang ito, tingin ko hinahanda lang nito ang pag-alis mo sa serbisyo. Ano pang pinaplano mo, Nick? Gumanti ka sa kanilang lahat. Mag-quit ka na habang may natitira ka pang dignidad. Habang meron pang konting tapang dyan sa pagkatao mo katulad nung magkasama pa tayo sa kalye noon. Ang gusto kong sabihin, wala nang natira sa'yo, Ace. Samahan mo na lang ako dun sa dome. Ewan ko, hindi ko alam, Nick. Ang lahat ng yon, hindi na ako ganun ngayon. At eto ka na ngayon? Tingnan mo. Nakailata ka lang dyan sa harap ng TV, di ba? Ibig kong sabihin, ano, kapag pumunta ulit ako dito sa susunod na linggo, baka mukha na itong episode ng The Hoarders. May mamakikita kang patay na hayop sa gilid, tapos may maruming diaper sa sahig. Buisit ka. O anong masasabi mo? Anim na buwan, Nick. Pag walang nangyayari sa loob ng anim na buwan, sasakay ako ng eroplano pabalik dito. Hindi ka magsisisi. Siguraduhin mo. Tara na, maging pake na tayo.
Busy tayo ngayong gabi, boss. Maganda ito. Magaling. Kailangan bumalik dito ang mga parokyano natin gabi-gabi para painitin ang mga gabi nila. Hindi magbabayad ng kusa ang mga damit na to. May mga kasamang bagong kaibigan si Lou. Nandito na naman si Lou, ha? Sige, tahimik lang ba siya o kailangan si Pain palabas? Nandun sa pwesto niya. Tahimik lang naman. Talaga lang, ha? Napapagod na akong bantay ng matabang bastos na yun, ha? Nagpapaka-gentleman siya ngayon. Totoo yun. Pumasok kayo sa loob para makita nyo. Oo, talagang gagawin ko yan. Ayoko talaga sa taong yun. Nick, bakit mo ba lagi pinaginitan yung taong yan, ha? Ibig kong sabihin, pupunta siya. Maglalabas ng pera, inum ng konti, uuwi. No harm, no foul. Hindi ko kailangan ng pera niya. Ah, hindi mo kailangan ng pera niya? Hindi mo pa nakita mga bill statements natin nitong nakaraan? Alam mo ba ang bill natin sa kuryente? Ay, yung kotse pa pala. Oo, sige. Huwag mo na akong sermonan. Alam kong wala tayong pera. Hindi naman sa ganun, Nick. Mas maigi lang kasi na handa tayo sakaling magka-problema. Laging handa. Bahala ka na nga. Nandito ba si Jade? Dumating siya kanina, mga 20 minutes. Nasa taas, nag-ahanda na. Yung bang si Raulong si Julio, kasama din niya? Tama ka, nandito din siya. At may bago siyang mga palamuti sa mukha. May saltik talagang taong yun. Shit, titignan ko muna si Jade. Huwag na ako na lang. Kausapin mo na lang si Lou. Sabihin mo, kinakamusta ko siya. Si Lou. Buisit. Kung ganun, totoo nga unti-unti nang dumadami ang lahi mo rito, ah. Nicky, baby. Ito si Charlie, Bob, at Dennis. Sina-celebrate namin ang na-close naming deal. Sumama mo kami. Salamat na lang. Kalimutan na natin ang nakaraan, ha? Eto. Mag-champagne ka muna. Magandang klase to. Hindi katulad ng mga binibenta mo rito. Bakit mo ginawa yun? Makinig ka. Hindi tayo magkaibigan. Hindi tayo naging magkaibigan at hindi mangyayari yon. Nakuha mo? Teka, pare. Hindi kita kilala, pero maayos ang pakikitungo sa'yo ni Lou. Makinig ka, pare. Ako lang naman ang may-ari ng club na ito at matuto kang pumili ng sasamahan mo, ha? Nakuha mo? Babantayan kita. Isang maling galaw mo lang at malilintikan ka sa'kin. Naintindihan mo? Sweetheart, siguraduhin mong babayaran niya ang corkage fee nito. Jade, nandiyan ka ba? Ayos ka lang? Walang problema, Andrew. Okay lang talaga sa akin. Julio, ano na naman to? Wala naman. Wala namang nangyari dito. Hindi ako naniniwala. Talaga lang? Sige, sabihin mo. Ano bang ginawa kong kasalanan ngayon? Sige nga. Ah, hindi mo talaga alam? Ano ba yun? Siyempre, alam mo. Black Eye, naalala mo? Ah, yun ba? Andrew, dahil lang yun sa katangahan niya. Habang naglalakad siya dun sa apartment, nadula siya. At tumama mukha niya sa kanto. Dito banda? Oo, sabi mo eh. Hindi mo lang alam ang naramdaman ko. Nung malaman kong ayos lang siya, pwede mas malala pa ang nangyari. Aha. Uh-huh. Nandiyan ba siya sa taas? Tingnan mo na lang kung gusto mong malaman. Akyatin mo. Jade, pwede bang pumasok? Oo. Pumasok ka lang. Okay lang yan. Okay lang. Ano nangyari dito? Wala lang. Ano kasi, nabangga ako sa pinto habang nagtitext. Yung pinto, ha? Ilang beses mo pa bang hahayaang saktan ka ng gorilyang yun? Wala siyang kasalanan, Andy. Hindi maganda ang araw niya sa trabaho at may nasabi akong hindi maganda. Tulad ng ano? Anong gusto mong kainin? Alam mo, hindi mo kailangan magtyaga sa kanya. Sana man ako pupunta. Itinakwil ako ng mom ko simula nung nagtrabaho ko rito. Yung kapatid ko, hindi ko alam kung saan lupalop ko siya hahanapin. Wala akong mapupuntahan.
may mapupuntahan ka. Mamili ka. Doon ka nila Melanie, kay Ola, Maria, o kahit sino sa kanila. Pwede akong sumama sa'yo? Hindi ako sama sa pagpipilian. Bakit? Dahil kasal ka na? Isang taon na nakalipas, Andy. Hindi na sila babalik. Kailangan mo nang mag-move on kahit papano. Walang tamang panahon. Walang ibang tamang panahon kundi ngayon. Tatamang panahon. Okay, sige. Sa ngayon, wala na akong ibang pagpipilian. Pwede ka muna tumira kay Nikki. Ang childhood sweethearts na nagkabaligan. Pwede. Kapag nahanap ko yung klase ng Andy's na gawa sa bakal at may malaking padlock, saka ako babalik sa bahay ni Nikki. Okay ka lang? Sigurado ka? Pwede lang si Vanessa mag-cover ng shift mo. Wag na. Okay lang. Sigurado ka? Oo. Mas maganda kung makakalimutan ko muna ang nangyari sa akin. Sige, kita lang tayo mamaya. Okay? Okay. Oo, sige. Bye. Oh yeah. Sige pa. Galingan mo pa. Ano, nagustuhan mo ba? Sira ulo ka, ha? Nick, bitaw mo na siya. Tama na yan. Huwag mo na siya patulan. Hoy, hindi pa ako tapos sa'yo. Hintayin mo lang at pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin, Siraulo! Subukan mo lang, sabi, malangiya. Tama na sabi, mabayaan mo na siya. Palamig ka muna dun. Magandang gabi at welcome dito sa Pleasure Dome. Guys, tingin nyo, ano mo pinagkaiba ng anal sex at lap dance? Sige, sabihin mo na. Gusto kong malaman. Ang lap dance, ang bubuo sa gabi nyo. Ang anal sex, ang magpapaungol sa inyo. Hoy, ano ba? Nakakatawa yon. Ngayon naman, nandito na si Lucy. Ang horny at napaka-juicy. Palakpakan natin si Lucy! Woohoo! Yeah, baby! Sige, gili mo maigi yan. Oh, ingat ka, pare. Mutig na matapon ang beer ko. Alam mo, ayaw ko nun. Ano ka ba? Relax. Marami pa naman beer banda ron. Nakakadiri ka talaga, pare. Ano ka ba? Karamihan ng mga babae rito, mga single mom na naligaw ng landas. Alam ko, at isa akong malaking supporter ng mga single moms. Sa katunayan nga, gusto kong suportahan ang isang ito. Hey, hon. Okay ka lang? Pwede akong bumalik doon para sa'yo kahit ibigay ko na lang yung mga tip. Hindi, okay lang ako. May masakit man sa akin, pero kaya pa ng kaluluwa ko. Sige, kung yan ang magpapasaya sa'yo. Ang boyfriend mong si Nikki pinatikim si Julio ng right hook. Hindi. Hindi ko naman na siya boyfriend. Mahal ka pa rin niya, Jade. Kakaiba nga siya magparamdam eh. At si Julio, hindi. Pasensya na. Alam ko hindi ako dapat nangingialam. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Nasa iyo pa rin ang susi sa apartment, di ba? Oo, nasa akin pa. Ganun talaga, yung bahay ko ay bahay mo rin. Kung ano man yun. Kaya kung magbago ang isip mo, tawagan mo lang ako, okay? Good night. Hey, nasaktan ba si Nikki? Si Nikki, lagi naman siya nasasaktan. Eh, ikaw, anong meron sa Bruce Lee kick mo? Ayos lang ako. Inala ko pala si Jade na magstay sa amin, pero mukhang ayaw naman niya. Sige, kami na ang bahala sa okay. Kanya. Okay, sige, kita tayo bukas. Oh, good night din sa'yo. Ingat sa paglalakad sa sementeryo, ha? Okay. Ano na naman? Alam mo ba kung anong ginawa ng baboy na yun? Magsusumbong daw siya sa Alcohol at Tobacco Commission dahil paso na raw ang lisensya natin. Sino nagsabi? Si Lou? Nick, alam mong gustong-gusto ka lang niya pikunin. Binibisit ka lang niya. Kakacheck ko lang, malinis tayo. Huwag ka maglala. Isa sa mga araw na to, huwag lang talaga siya magkakamali. At kapag nangyari at ano? Yun... Anong gagawin mo, ha? Manahimik ka at uminom ka na lang. Oo, sa tingin mo nagbibiro ako? Sige, may surprise ako sa balyenang yun. Buisit. Detective Francesco, magandang gabi. Ano nagtulok sa'yo dito sa gantong oras? Business ba o kasiyahan? Hindi ko naman talaga gustong kausapin kayong dalawa. Eh bakit ka pa nagpunta rito? Vanessa Ray, dito ba siya nagtatrabaho?
Pwisit. Diyos ko. Kuchilo ba yan? Okay lang ba siya? Oo, maayos na siya ngayon. Pwede ba siyang makita? Hindi, tulog siya ngayon. Sinong gumawa nito? Hindi ko alam, Ohan. O Ohan, kung ano man ang pangalan mo. Alam mo, dumadami na ang kaibigan mo nitong nakaraan. Alam mo yon, hindi ba? O ano naman ngayon? Ah, ganun. Kasi ang mga taong nakabangga mo, talaga mga delikado at nakakatakot. Kaya lahat ng mga nasa paligid mo, hindi sila ligtas. Malaking kalokohan yan at alam mo yan. Hindi nga. Kasi ngayon, wala akong kaalam-alam. Walang clues. Walang mga posibilidad. Ang meron lang, syudad ng mga siraulo. Kaya bahala kayo. Kailan siya pwedeng makita? Mga ilang araw pa kapag okay na siya. Babantayan kita, kaibigan. Nakatingin ako sa bawat galaw mo. Akala mo naman may silbi siya. Ano na naman bang sinasabi niya, Nick? Ano bang gulong pinasok mo ngayon? Akala ko po tumigil ka na sa ganyan. Tinigil ko na. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Dahil kung ano man yung pinasok mo, damay na rin ako. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa ganun. Relax, Ace. Maniwala ka, malinis ako. Siguraduhin mo lang talaga, Nicky. Botch robbery. Yung asawa mo at anak mo, pasensya na, Andy. Wala na sila. Hello? Sige. Okay. Okay, Francesco. Sige, salamat. Papunta na kami dyan. Teka sandali. Kahit anong mangyari, hayaan nyo siyang gising. Huwag nyo muna siyang patulugin. Okay. Sige, mabuti. Salamat. You are welcome. Mukhang nakuha mo na ang deluxe treatment, baby. Sinabi ko naman na wala akong gana ngayon, Nicky. May period ako. Alam mo, dumating ka man dito na may period, pero uuwi ka naman na may exclamation point. Sira ulo ka talaga! Ano? Hoy, huwag mong kalimutan hugasan ang mga pinggan sa kusina bago ka umalis. Hindi ito kwadra, no? Kumusta, Ace? Oo. Galing ng timing mo. Kakatapos ko lang magpa-change oil. Tumawag si Francesco. Gising na si Vanessa. Ano? Gising na siya? May sinabi ba siya? Yun lang din ang alam ko. 10 minutes. Okay. Paging Dr. Melendez, please proceed to the operating room. Paging Dr. Melendez, please proceed to the operating room. Andy, Nicky. Hey, Sugar. Kumusta ka na? Mabuti. Yung totoo? Para akong nahulog sa Empire State Building. Basta, inumin mo lang mga gamot mo para makabalik ka na agad. Hindi na ako babalik. Bakit hindi ka na babalik? Kasi kahit namukha na akong isang freak, maswerteng buhay pa rin ako. Binigyan ako ng isa pang chance at ayokong sayangin ng bawat araw paglabas ko. Vanessa, makinig ka. Hindi, Andy. Okay lang. Ito talaga ang gusto ko. Parang namulat ako dahil sa nangyaring yun sa akin at sisimulan ko ng mamuhay ayon sa gusto ko. Kung ganun, laging bukas ang club para sa'yo dahil pamilya ka na sa amin. Maraming salamat. Sige, tama na muna munting love fest nyo, pero may isang baliw na kriminal ang kailangan ko hulihin. Okay? Kaya sige. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Talaga? Dito sa ospital? Lumayo ka nga sa akin. Ngayon, may alam ka ba tungkol sa gumawa nito sa'yo? May idea ka ba? Wala. Pasensya na, detective. Wala talaga. Alam kong inatake ka niya mula sa likod. Kaya naman, tanda mo ba ang amoy niya? O may sinabi ba siya? Parang may sinabi siya na hindi ko masyado naintindihan. Parang tungkol sa paghihiganti, pero... Paghihiganti? Hindi talaga ako sigurado. Pasensya na. Paghihiganti? Okay, sige. Alam mo kung saan ako tatawagan. Alam ko na rin kung saan kita kukontakin. Aalis na ako. May kailangan pa akong gawin. Salamat.
May gusto ko bang sabihin sa akin? Tulad ng ano? Ah, hindi ko alam. Siguro yung taong gagawa ng ganito para sa'yo. Pagigante. Talaga, Nikki? Akala ko ba tapos ka sa mga ganyang bagay, ha? Teka, ilang beses na natin napag-usapan to, di ba? Hindi nga ako. Kalimutan mo na ang bagay na yan. Mag-iingat ka, Nick. Oh, talaga? At kailan ka pa naging taong matuwid, ha? Alam mo, baka nakakalimutan mo kung saan ka nanggaling. Mr. Big City Detective, dating poster boy na utu-utu dun sa mga taong nagpatapon mismo sa atin sa kulungan ng mga panahon na yun. Hindi nang isa, kundi maraming beses pa. Pareho lang tayo, Ace. O nasasaktan ka sa tuwing naalala mo? Oo, naalala ko. Tingin mo bakit ako naging pulis? Dahil ayoko maging katulad. Na maging katulad ko? Ganun ba yun? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Talaga? O ngayon, ano nangyayari sa pagpupulis mo, ha? Pinagtatanggol mo ang syudad? Pero hindi mo na ipagtanggol ang asawa at anak mo? Buisit ka! Sige, gawin mo! Ano, galit ka? Gusto mong gumanti, di ba, ha? Ikaw ang nawalan, Ace. Nang namatay si Marisa at Liz, namatay ka na rin! Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawalan ng mga... ng mahal sa buhay? Asawa, anak? Ang kapatid mo? Oo nga. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol kay Daniel, hindi ba? Hindi ko siya nakalimutan. Minahal ko siya! Hindi! Mahal ko siya! At tungkulin ko ang bantayan siya. Hindi ako dapat nakipaglaro sa'yo ng stickball noon. Kung hindi ako nalingat kahit isang minuto lang, hindi siya dapat na isakay sa van na yun. Sorry, Nick. Huwag mong sisihin ang sarili mo, pare. Mga magulang namin? Nag-divorce sila bago magpasko. Hindi ko naman siguro kasalanan yun, di ba? Pero hindi nila ako kayang tignan tulad ng dati. Naalala mo? Na makita nila ang mga putol kong kamay at ulo. Hindi na nalutas ang kaso. Yung paghihigante. Dala-dala ko ang pakiramdam na yan habang nabubuhay ako. Kaya huwag mo akong pagsabihin ng tungkol sa paghihigante. Pasensya ka na, Nick. Shit, nadali lang ako sa mga nangyayari sa atin ngayon. Apektado naman tayong lahat, Ace. Sino bang nag-enjoy dito? Paalisin nyo nga yun sa stage. Nagbibiro ba kayo? Pwede ba palitan nyo ang babaeng to sa stage? Pwede ba? Nakakairita eh. Ano ba problema natin dito, problema pare? Problema ko, pumunta ako dito galing sa trabaho para makakita ng magaganda at sariwa pa at para makalibot sa lahat. Tapos, pumunta ako dito para gastusin ang pera ko. Pero parang zoo ang lugar na napuntahan ko. Ba't di ka nalang lumabas doon, pare? Oo nga, pumunta ka nalang doon sa Club Sugar Bush, pwede. Sariwa pa mga sugat ng mga cesarean doon, si Raulo. Ano? Huwag mo akong hawakan. Duwag. O, kumusta? Sinaktan ka ba niya? Hindi, okay lang ako. Hindi ka ba niya hinawakan? Oo naman. May mga rules tayo tungkol dyan. Ilang beses niya sinupukan. Umiwas naman ako. Walang yang yun. Ay. Nasaan si Jade? Nandun siya sa likod. Oh, dinalaw namin si Vanessa. At? Kumusta na siya? Ayun, hindi na siya babalik. Kasi natatakot na siya. Ibig kong sabihin, masaya siya na nabuhay pa siya pero takot na siya. Naintindihan ko naman siya. Oo. Pero sino naman kaya ang gagawa ng ganun? May nakaaway ba siya? Yan din sana ang tatanong namin sa'yo. Ako? Bakit ako? Dahil magkaibigan kayong dalawa. Oo, magkaibigan pero dito lang sa trabaho. Hindi kami lagi magkasama. So wala kang ideya kung sino gumawa nito sa kanya? Wala talaga akong ideya, Andy. Pasensya na. Magaling. Ang galing talaga. Wow. Ano problema niya? Buhay niya. Huwag mo na siya itindihin. Okay, matatapos na rin ako dito. Gusto mo bang magkape at mag-usap? Sige, pero titignan ko muna si Nick at hintayin mo ako sa labas ng 10 minutes. Sige. Routine surprise inspection lang ito.
Pinaglalaroan niyo ba ako? Wala ba kayong magawang matino at pumunta pa kayo rito para lang guluin kami? Makinig ka sa akin, kalbong walang utak. Oh, teka, kalma ka lang. Tama, huminahon ka lang, Charlene, at baka hindi ka tabihan sa kama ng girlfriend mo ngayong gabi. Sira ulo ka talaga, kalbo. Sinabing tama na. Teka, gusto ko lang makita ang pinakabagong license renewal niyo. Kukunin ko. Huwag mo silang patayin pag alis ko, ah. Sa wakas, makukuha mo na ang gusto mo. Gusto mo mag-threesome tayo, ha? Mangarap ka, Ohanon. Kailangan ba talagang umasta ka ng ganyan? Tignan mo nga naman. Wala pa akong ginagawa, basa ka na. Bastos ka, ang aga-aga, puro kakababuyan. Ayoko naman talaga dito eh. Bakit pa kayo pumunta dito? Okay. Na-check ko na ang lahat. Kailangan nyo nang mag-renew ulit. Huwag nyong kalimutan. Hindi. Curious lang ako. Sino naman ang tumawag sa inyo ngayon? Hindi ko pwedeng sabihin yon. Sige na. Sabihin mo na sa amin. Walang makakaalam. Si Lou ba? Si Lou. Ang sira ulong yun. Sabi ko na eh. Alam mo, hindi naman siya ganun kasama. Kung hindi lang siguro dito sa partner mong bastos, baka magkasundo pa kayong dalawa. Talaga? Kung ganun, kung matalino ka tulad ng inaakala mo, isa ka pa rin tanga. Buisit ka, kalbo. Ikaw at yung kaibigan mong abnormal, mag-iingat kayo. Hindi nyo alam kung kailan ang sunod na surprise inspection. Magsilayas na nga kayo bago ko pa isiksik ang sapatos ko sa likuran nyo. Baka wala kayong makuha dito. Wala akong pakialam na intindihan mo. Sige, alis na kami. Ano ba ang eksaktong nalalaman ng mga pulis? Wala masyado. Random attack daw. Para sa kanila, isa lang to sa mga karaniwang kaso dito sa city. Okay, at hindi ka kumbinsido? Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Kasi sa tingin ni Francesco, may kinalaman si Nikki sa mga nangyaring to. Malaking kalokohan yan. Hindi niya magagawa ang ganung bagay. Hindi siya ganun. Iniisip niya na baka yung mga nakalita niya o pinagkakautangan niya ang mga gawa nito. Nung magkasama pa kayo, ano bang pinasok niya? Kilala mo si Nikki. Ibig ko sabihin, mahilig siya magsugal kung saan-saan pero hindi naman grabe o delikado. At malalaman mo rin, di ba? Kasi nga, may nangyayari sa inyo. May nangyayari? Hindi ako ganun, Andy. Hindi. Nag-date nga kami bilang isang magkarelasyon. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang... Ano kasi, minahal ka talaga niya. Tapos nakipaghiwalay ka sa kanya at... Iniwan ko siya. Kaya malandi ako at isang heartbreaker. Tama. Hindi na maganda to. Ano bang gusto mong itanong, Andy? Baka ang paghiwalay nyo ang naging mitya ng lahat. May mga tao nasa loob ng kulo. Sinasabi ko lang. Hindi. Si Nikki. Alam mo, si Raul siya, walang modo. May pagkabasagulero. Pero hindi siya ganun. Alam ko. Naiinis ako. Sana lang alam ko kung ano nangyayari. Para alam natin kung anong gagawin ng hype na yun. Tama ka. Bukas yan. Ay. Ano na naman ginagawa mo dito? Ayusin mo ang tabas ng dila mo, Ohan. Sinabihan na kita. Oo na. O ano?
Isa sa mga babae mo rito ang pinatay. At ngayon umaga naman nangyari. Kainis. Sino sa kanila? Cindy Thompson. What is it? Anong nangyayari? Wala na raw si Cindy. Si Cindy? Ako, Diyos ko. Ano? Sa parehong lugar? Hindi. Ngayon may pumasok sa bahay niya habang nasa kusina siya. Doon na siya inatake. Posible bang isang tao lang to? Tingin ko. Oo. Malaki ang pagkakatulad nila. Kaya sa tingin ko, siya din yun. Talaga lang ha? Hindi ba ang motto nyo to protect and serve ha? Galingan nyo naman trabaho nyo. Alam mo, susuyurin ko ang downtown at aalamin ang lahat sa'yo. Alam mo, baka may mga hindi ako napansin noon. Siguro, ngayon hindi ka naman natututol kung titignan ko ang lahat ng detalye. Dahil ayaw nating sayangin ang mga buwis ng mga tao para sa mga walang kwentang trabaho ng mga pulis. Detective, hindi niya sinasadya yon. Ano lang kasi, emosyonal siya. Lahat naman kami. Alam mo, nag-usap pa kami noon pagkatapos ng shift niya. May sinabi ba siya sa telepono kung natatakot siya o kung ano man? Ibig kong sabihin kahit anong kakaiba. Wala naman. Uwi lang daw siya, magpapalit at maghahanda para sa lunch date. Kanino? Kay Franklin. Ay, hindi ko alam ang apelido. At sino naman itong si Franklin? Yung nerd na lagi pumupunta dito sa club. Kilala natin siya, hindi ba, Nick? Mabait siya. Oo. Mabait nga, pero ano ang alam niyo tungkol sa kanya? Wala. Tulad ng... Ibig ko sabihin, mabuti siyang tao. Napaka-gentleman niya. Totoo yun. O sige, kung ganun, babalikan ko na lang kayo kung may makalap akong impormasyon. Huwag kang papahuli sa akin, ha. Bye, guys. Nikki, alam mo nang nangyayari dito? Wala akong alam. Oo nga, Nikki. Magsabi ka. Kilala mo ba ang taong pinaglalaro to? Pinaglalaroan lang tayo ng walang iyang yun. Mag-isip ka. Isa ba ito sa mga nakilala mo? Pumupunta ba siya rito sa club? Babae ba? Talaga lang, Jade? Ikaw pa. Sa lahat ng tao dito? Ako din ba ang sisisihin mo rito? Hindi, Nikki. Hindi sa ganon. Wala akong sinisisi. Nako, kalukuhan yan. Ibig kong sabihin, una si Andy tapos ngayon ikaw? Pareho lang kayo nang iniisip, hindi ba? Kumalma ka lang, Nick. Ano ka ba? Iniisip lang namin ang mga posibilidad. Hindi ba talaga kayo nag-iisip na dalawa? Ganito na lang. Kilala mo ako. Kilala niyo akong dalawa. Hindi niyo ba naisip na kung may alam ako, edi sana sinabi ko na para hindi na nangyari ang ganito. Buhay pa sana sila ngayon. Nick, sandali. Makinig ka. Lahat ng mga posibilidad. Ha? Yan bang sinasabi mong brainwash sa girlfriend ko para makascore ka sa kanya? Alam mong hindi totoo yan. Oo nga. Bahala kayo. Bahala kayo kahit... Halatang halata naman sa inyo na may gusto kayo sa isa't isa. Kitang-kita naman ang lahat. Umigil ka na nga, Nikki. Been there, done that, sweetheart. Sinabing itigil mo na yan eh. Paano ito makakatulong sa atin? Wala pa tayong nalalaman sa mga nangyayari. Okay, alam mo? Pasensya na. I'm sorry, Nikki. Sa tingin ko, tama siya. Matagal na nating kilala ang isa't isa. Magkaibigan na tayo mula pa ng grade school. Kung meron man kaming dapat malaman, sabihin mo lang sa amin. Okay, makinig ka sa amin. Kailangan tiyakin natin ang bawat detalye at isa-isahin ang mga posibilidad. Nick, pwedeng suspect ang kahit sino. Tinitignan lang namin ang lahat ng mga posibilidad para maintindihan ang nangyayari. Ngayon, makinig ka. Halimbawa, sugal. May humarang sa'yo sa gitna ng traffic. Alam ko, hindi to drugs. Diretso mo na lang kami, Nick. Gusto lang namin maintindihan ang lahat. Yun lang yun. Wala talaga. May pagkakautang ako sa mga mob. Alam mo naman tungkol dun, pero... bukod pa rin, wala na. Malinis na ako. Malinis na talaga ako, okay? Yung mga nangyayaring ito, alam nyo, kasi... Hindi ko na nagugustuhan. Anong sinasabi mo, Nick? Walang clues, walang motibo, walang sulat. Ibig kong sabihin... Hindi pa ito dito matatapos.
Hindi, Monica. Hindi natin kaya ang buong araw na security patrol. Kung ganun, anong gagawin ko para... 2 oras na lang at ikaw na ang susunod, Monica. Ano? Buisit! Gandang gabi, boss. Okay. Ang hirap nito, Andy. Dahil sa mga nangyayari ngayon, wala nang gustong pumasok sa trabaho. Takot na silang lahat at nahihirapan na rin akong punuin ng mga private room. Kung ganun, tanggalin mo na rin si Monica sa listahan mo dahil kakatawag lang niya para mag-cancel lang ngayong gabi. Monica, oh shoot. Inaasahan ko pa naman siya ngayon. Ano sinabi niya? Ano ba lagi niya sinasabi? Masama pakiramdam ko, natapilok ako, may sakit ang aso ko. Walang gas ang kotse ko. Puro sila mga dahilan. Mga kapal na mukha. Hey, para ka na rin si Nikki magsalita. Siguro hindi naman yun ganun kasama, di ba? Gusto kong sabihin, oras na para baguhin natin ang mga bagay dito. Hindi na umuubra ang status ko na to. Okay, parang hindi ko gusto kung saan papunta ito. Seryoso ako, Jade. Sinusubukan natin makipagsabayan sa psycho killer na yun. Pero lagi tayo nauunahan. Tayo ang biktima dito. Okay, hindi ko naiintindihan. Pakiusap sa bukan mo. Ay, naku naman. Ano meron dito? Andy, ang taong may prinsipyo. Ito, kausapin mo ang kaibigan mo to sa presyo ng scotch at paano pasahihin ang mga customer, ha? Huling beses na umorder ako ng penicillin, halos 1 buwan na ang nakaraan, binalik ito sa 7.5. Ngayon, 9 na. Nagmahal na ang scotch. Nagmahal na scotch? Ha? Tigilan mo nga ako. Andy, kausapin mo naman siya, pwede ba? Totoo nagmahal ang scotch, Lou. Hindi ko ba bayarin yan? Kunin mo ang 750 ko para matapos na. $9 ang inumin na yan. Oo, siguro. Para sa mga baguhan, pwede yan. 750 na ilagay mo sa listahan ko. Pabayaan nyo na lang ako uminom dito. Okay, Eddie. Teka, sandali lang naman. Oy, teka, sandali. Oy, Limbas Andy. Linbas dito. Andy, baliw ka. Kasing baliw ko rin pala mga kaibigan mo. Andy, ano ba? Wow. Ano na namang nangyayari doon? Ayun, pinalayas ko na. Alam naman niya mangyayari yun. Hindi ako makapaniwalang naririnig ko sa'yo yan. Regular si Lou dito nang matagal na. Walang nagtatagal, Jade. Naiging siraulo ka na rin. Katulad ni Nikki. Isang walang pusong siraulo. Bagay nga kayong dalawa. Alis na ako rito. Huwag, sandali, Jade. Huwag mo akong hahawakan, okay? Sawang-sawa na ako sa mga pagkapaawa mo at ayokong makita na unti-unti ka nang gumawa sa level niya. Okay? Kapag naayos mo na ang sarili mo, alam mo kung saan ako pupuntahan. Anong problema ng taong yun? Wala ka talagang kwentang tao, Nikki. Manahimik ka na nga lang. Busy talaga tong buhay na to. Israeli jet fighters ang pagbobomba sa base ng mga gerilya. Okay, una sa lahat, dapat dala mo na ang pera ko. Pangalawa, siguruduhin mo may maganda kang dahilan kung bakit wala ka pa dito. Nasaan siya? Ikaw pala, Andrew. Gabing-gabi na, hindi ba? Kumusta naman ang buhay sa club? Tinatanong kita. Tinatanong din kita. Ano bang kailangan mo? Sabihin mo kung nasaan si Jade. Alam mo, yan din pinagtataka ko. At tama ka, talagang mag-uusap kaming dalawa ng masinsinan pagdating niya rito mamaya. Kapag may ginawa ka na naman sa kanya, malalagot ka sa akin. Tandaan mo yan. Pinagbabantaan mo ako, Andrew. Ganun ba yon? Siguraduhin mo lang. Wala kang pakialam, Andrew. Ako nang bahala kay Jade. Matulog ka ng mahimbing ungas. Buisit. Hayop talaga siya. Nikki? Pasensya ka na talaga. Gabing-gabi na pero masyado na akong naguguluhan sa nangyayari at ayoko pang umuwi. Wala na akong iba pang mapupuntahan. So ano, hindi ba pwede si Andy ngayong gabi? Diyos ko naman, Nikki. Bakit ka ba nakakaganyan?
Alis na ako. Isa itong pagkakamali. Huwag, Jade, huwag. Sandali. Okay. Tama ka. Wala akong kwenta. Halika, pumasok ka na. Gusto mo ba nang maiinom? Tubig na lang siguro. Thank you. Ano bang ginawa ko? Hey, kinis ako. May oras ka ba? Mahaba-haba ito. Alam mo, Jade, okay lang yan. Maayos din natin ang lahat ng to. Kaya takot ako, Nikki. Nandito lang ako. Pero lagi kang wala. Halos ilang taon ka rin nawala. Hindi yan totoo. Totoo yun, Nikki. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa atin? Iniwan mo ako, Jade. Oo, dahil hindi ko na kinaya ang lahat. Ang pagsusugal, ang droga, alak. Hindi ko alam kung kailan ka ulit lilitaw sa pintong yan. Pero lagi akong bumabalik. Hindi na. Hindi na. Yung lalaki nakatira dito sa 110th Street na minahal ko nun, wala na siya. Jade, di ba... Oo, alam ko. Alam ko. Dahil sa namatay mong kapatid, paulit-ulit mo nalang ginagamit ang dahilang yan. Paulit-ulit! Sa isang banda, kailangan mo pa rin patawarin ang sarili mo sa mga nangyari. Binago ako nito. Binago tayong lahat nito, Nikki! Pero kinaya namin at nagpatuloy kami. Hindi namin hinayaang maapektuhan nito. Pero ikaw, basta ka nalang sumuko agad! Hindi ako sumuko. Tumanda ako at nagbago ang mga priorities ko. Tama. At kahit sa kabila ng ilang taon na lagi tayong magkasama, hindi na ako nakasama sa mga prioridad mo. Hindi ako minto sa pagmamahal sa'yo, Jade. Gusto ko sanang paniwalaan yan. Totoo. Alam ko, kaso... Hindi ko lang naipakita madalas sa'yo noon, pero hindi mo lang alam kung gaano ka kahalaga sa akin noon at mahalaga ka pa rin sa akin. Alam mo, nasasabik pa rin akong hawakan ng kamay mo. Yung mga sulyap mo, kahit hindi tayo nag-uusap. Alam mo ba? Kahit ang gulo na ng buhay ko, palagi kang may paraan para kalmayin ang kalooban ko. At dahil dyan, habang buhay akong magpapasalamat. Andy, anong balita? Tingin ko kilala ko na siya. Kita tayo in 10 minutes. Okay. Oo, sige. Ano yun? Ayos lang ba ang lahat? Oo, may kutob si Andy. Pupunta na siya para sunduin ako. Sige, buti naman. Kasama na rin ako. Hindi na. Huwag mo sanang masamain pero... Sa tingin ko, hindi na makakabuti kung malalaman ni Andy ang nangyari sa atin. Sabagay, tama ka. Kaya, umuwi ka na lang muna, tatawagan na lang kita kung anong nangyari. Kung ganun ang hinala mo, ang taong nabugbog mo noon sa New Jersey, tama ba? Parang kalokohan naman yun. Alam ko, pero malakas ang kutob ko.
Ano yun, sinundan ka niya? Minatsagaan ng ilang buwan, linanong atake ng mga babae natin? Para lang pahirapan ka dahil sa ginawa mo sa kanya noon? Ano ka ba naman, Ace? Oo, kabaliwan yun. Oo, at talagang imposible. Sige nga, Sherlock, ikaw ang magsabi. Dahil sa palagay ko, itong tao na to, kilalang-kilala niya tayo. Yun na nga eh. At yun ang ginagawa ng mga siraulong stalker, diba? Nang i-stalk. Alam mo, baka nga itong taong to, isa lang siya sa mga customer natin sa club na nabitin habang pinapanood ang mga babaeng yun at ngayon gusto niyang gantihin sila? Hindi ito biro, Nick. Alam ko at hindi rin ako natutuwa, okay? Gusto ko nilang malutas to. Paano? Ma'am, iniisip ko ang mga sitwasyon, okay? Noong una iniisip ko, baka isa lang siya sa mga kakilala natin. Kaya pagkatapos yung magsagutan ni Jade kanina, tumawag ako sa accountant natin para i-check ang mga resibo nung isang taon. Sinilip ko ang cash charge para makita kung may kakaiba. Masyado matrabaho yun, Nick. Oo, dahil hindi naman ako ganun katanga. Nakita ka ba? Wala naman, okay lang na. Puro mga regular customers, ilang mga negosyante, ang visit na si Lou. Pero, ibig kong sabihin walang kakaiba. Alam mo, ganito yun. Iniisip ko na lang na baka isa lang siya sa baliw na pinupuntiri ang club natin. Alam mo naman na pwedeng mangyari yan, Andy. Sa palagay ko rin nga. Pwede mangyari yan kahit ano. Hindi ko alam. Exactly. Wala tayong alam. Kaya kailangan natin maging alerto lagi. Pwede siyang kumilos anumang oras. Pero kailan? Naubusan na tayo ng oras. Wala na tayong mga babae sa club. Julio? Julio, nandito ka ba? Ay, naku, Diyos ko. Sino nagpapasok sa mga yan dito? Okay lang yan. Okay lang. O sige, pag-uwi mo, dumiretso ka sa kwarto at nakita mo mga litrato, tama? Oo. May iba pa bang nangyari? Wala naman. Pagkakita ko niyan, tinawagan agad kita. Okay, wala ka naman nakitang tao sa labas ng umaali-aligid, tumitingin o kahina-hinalang tao rito. Ang totoo, detective, hindi niya bahay to. Pagmamayari to ng kinakasama niyang si Julio Sanchez. Sanchez? Saan ko naman siya makikita? Hindi ko alam. Wala siya rito pagdating ko. Baka nasa trabaho. Trabaho? Kalokohan. Anong sinasabi mo dyan, Owen? Kasi hindi talaga siya kilala dahil sa trabaho niya. Bilang outstanding sa community service ng lugar na to. Kung ganun, sino-sino mga dati niyang mga amo? Saan siya nagtatrabaho? Nasaan na siya? Isa siyang walang kwentang delivery boy doon sa Duxton's Market. Sa pagitan ng Main at 8? Oo, yun nga. Hindi mo naman iniisip na suspect siya, di ba? Kasi bahay niya to. Hindi niya siguro gagawin to. Pwede, malay mo. Posible rin yun. Madali sa kanya maglabas-pasok dito. Sa palagay ko, hindi. Siraulo nga siya pero hindi niya to magagawa. Teka, anong ibig mo sabihin? Iniisip niya na baka gumaganti yung taong binugbog niya sa New Jersey. Oo. Oh. Teka lang muna, yung dahilan kung bakit natanggal ka sa serbisyo? Yun na nga. Hey, Miller, may papagawa ako sa'yo. Ano yun, sir? Kontakin mo ang Trenton Police Department at alamin mo ang lahat ng impormasyon na makukuha mo. Copy that, sir. Salamat. O ngayon, balik na tayo sa sitwasyon dito. Sabi mo walang nakapasok dito. Sigurado ka na walang basag na salamin o nabaklas na pinto, wala. Yung mga ganun. Yun nga yung nakapagtataka eh. Dahil ang litratong ginamit niya, eh litrato naming dalawang kinuna nung nag-camping trip kami. At tinago ko lang ang mga yun sa ilalim ng closet ko kasama ng iba pang gamit. Kaya napaka-imposible. Pwera na lang kung may pumasok dito at hinulugog ang mga gamit ko para makita yon. Oh sige. Kung ganun, kailangan natin tignan ang loob ng closet mo. Ipakita mo kung saan mo tinago. Isuot mo mga ito, ayoko may ibang fingerprints. Halika muna. Connelly, yes, pakipagpagan nga muna rito, pwede? Opo, sir. Kami na ang bahala rito, okay? Okay lang. Tatawagan kita mamaya, okay? Kamusta kayo kagabi? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin yung yakap. Nicholas! Andrew! Nakatulog ba kayong maigi kagabi? Visit ka, Julio. Matagal-tagal na rin pala, no? Maganda ba pakiramdam mo? Oo.
Buisit ka! Bitawan mo nga ako! Oo, yan din siguro mga sinasabi ng mga babaeng sinasaktan mo, di ba? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo dyan! Ano ba pakawalan mo ako? Gusto mong manakit ng magagandang babae, di ba? Wala akong alam sa mga sinasabi nyo! Bitaw sabi! Nagpanggap ka pa na nilaoban ka para hindi mapaghinalaan ng mga pulis, ang talino mo, Julio! Ha? Anong sinasabi mo? Ano nangyari? Kumusta yung mga gamit ko? Yung gamit mo? Hindi ba dapat mas nag-aalala ka kay Jade ngayon? Ang totoo, bahala na siya. Wala siya buong gabi. Kaya umalis ko para magpakasaya, wala akong pakialam sa kanya. Wala ka talagang kwentang tao, ano? Wala kang pakialam kung nawawala siya. Hindi naman. Hahanapin ko rin siya, lagi din naman siyang bumabalik eh. Gusto mong malaman kung nasaan siya buong magdamag? Gusto mo ba? O amoyin mo, sa akin nagpalipas ng gabi yun. Ano bang ginagawa mo, Nick? Saan mo nakuha yan? Baril ba natin yun dun sa club? Oo. Nasisiraan ka na? Ano bang problema mo? Akin na nga yan. Para lang sa protection natin to. Ano ba, Nick? Hoy! Tumigil na kayo. Rotelli O'Hanon, umalis na kayo at umuwi sa inyo. Mr. Sanchez, pwede ka ba namin makausap sandali? Sige, officer. Hindi ako nagbibiro. May makita pa akong marka kay Jade. Talagang patay ka sa akin. Ang mararanasan mo sa loob ng kulungan, mas masawal pa ang gagawin ko sa'yo. Blah, 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 blah. Ganyan din sinabi mo kagabi. Seryoso ako dun, Julio. Isa pa. Okay, sige. Ikaw na lang kayang pumalit sa pwesto niya at paligayahin ako. Mga leche kayo. Good night sa inyo. Pwisi tiyang walang yang yan. Hayop! Mamatay na sana yung baliw na nasa truck. Oh, ano yung sinabi ni Julio na ganun din ang sinabi mo kagabi? Ikaw muna, anong nangyari sa inyo ni Jade? Wala lang yun. Talaga lang ha? Teka, natatakot siya, okay? Gusto lang niya ng kausap. Nakakausap? Mukhang may iba pang nangyari bukod sa pag-uusap niyo kagabi. At kung meron man, may mas malaki ba tayong problema sa ngayon, Andy? Ano naman yung sa inyo ni Julio? Kalimutan mo na yun. Sandali, inaaras mo ba siya? Kasi kung ganun nga, wala tayong habol. Sabi ko, kalimutan mo na. Sige, kalimutan mo na. Whatever, Andy knows best. Tama, madalas totoo yan. Brace it. Alam mo, kanina pa tayo dapat nakaliko eh. Wala akong nilampasan, Nick. Pero doon ang papunta sa club. Hindi tayo pupunta sa club, Nick. At saan lupalop naman tayo pupunta? Sabi ko, saan tayo pupunta? Galit ka pa rin ba sa akin dahil kanina? Sigurado ako na may tinatago kayong dalawa ni Jade. Paano ko malalaman na wala kayong sikreto? Makinig ka, sinasabi ko sa'yo, hindi ba? Huwag mo akong sisihin dito, diniretso na kita, umpisa pa lang. Oo, siguro ganun nga. Pero kailangan magkaliwanagan tayo. Ano bang sinasabi mo? Mamasyal muna tayo. Pupunta natin si Scarpelli. Si Scarpelli? Eh, ano? Nababaliw ka na ba? Kapag sinama mo ko kay Scarpelli, para kang naghahain ng tupa sa lunggan ng leon. Siguradong lalamunin niya tayo ng buhay. Hindi, kung wala kang atraso sa kanya. Gayahin mo ako, Nick. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? May utang akong pera sa kanya. Binabayaran ko naman siya. Kaya nga hindi na pumupunta sa club ang mga tauhan niya, okay? At saka sawa na rin ako na nilalampaso ang mukha ko sa semento. Pero alam mo, sige lang. Sige, dalhin mo ko sa lugar ng tusong taong yun, okay? Tapusin na lang natin to. Pagod na ako sa kakainala. Tapusin na natin ang lahat ng to. Saan sa tingin mo? Huwag ka lalapit. Boys, boys, boys. Hindi na kailangan yan. Andy, Nikki, umupo kayo, samahan niyo ako. Umupo na kayo, sige na. Bino. Okay, boys. Ano may paglilingkod ko sa inyo ngayon? Sa tingin ko, narinig mo na nangyari dun sa dome. Hindi ako nanonood ng balita. Kwentuhan niyo ako. May psycho na pinagdidiskita ng mga babae namin. Ah, ang baliw na slasher. Naku, matatakot ka na lang talaga sa mundo natin. Ilan na ba sa mga babae niyo ang pinatay ng killer nito? Sapat na para matakot ang iba na magtrabaho doon at wala na masyadong customer. Masama nga yan sa negosyo. Nakakaawa naman. Lalo na at mukhang kami naman talaga ang pinupunterya niya. Gumagante? Oo, tama. Wala ka naman sigurong alam dito, di ba?
Siyempre, wala. Wala, wala. Kilala niyo ba kung sino ang taong ito? May mga hinahala kami. Hindi niyo naman siguro iniisip na akong taong yun, ano? Kasi may pagkakautang itong sinik sa'yo at naisip namin baka... Naisip niyo na nagpapadala ako ng mensahe sa pamamagitan ng mga inosenteng babae, tama? Gentlemen, isa akong businessman, okay? At tungkol naman dito sa sitwasyon naming dalawa ni Nikki. Ito ay talagang strictly business, okay? Kung gusto kong magbigay ng babala, may iba akong paraan para ibigay ang mensahe ko, okay? Isa pa, maayos naman si Nikki nitong mga nakaraan. Nagbabayad naman siya sa oras. Ibig kong sabihin, pwede ko nang ipadala ang apo ko doon sa Yale o di kaya siguro sa Harvard. Alam mo yon, siyempre, napakaganda roon. Gusto ko nga roon eh. Kaya sasabihin ko kung anong gagawin ko. Ipapakalat namin sa lahat ng nangyayari. At kapag may nalaman kami, sasabihan namin kayo. Sa ngayon, kailangan nyo na umalis dahil meron pa akong meeting. Okay? Siya nga pala. Isang beses pa na sumugod kayo rito sa lugar ko. Katulad ng ginawa nyo kanina. Hindi na kayo makakalakad pa. Bibit-bitin na kayo palabas. Naintindihan nyo? Ngayon, alis na. Kita mo na, hindi nga si Scarpelli. Binabayaran ko siya at nagbabayad ako sa oras. At isa pa, ayaw niyang masangkot sa atin. May iba siyang trabaho ang pinagkakabalan kaya ayaw niyang nangingilam sa trabaho ng iba. Alam mo, siguradong kilala tayo ng taong to. Malamang walang iba kundi si Julio. Ano nakakatawa? Hindi siya si Julio, Nick. At paano ka nakasisiguro? Dahil sa akong pulis. Hindi ka na isang pulis, wala nang silbihan ngayon. Oo talaga? Maniwala ka, hindi siya yun. At bakit mo naman nasabi yun? Dahil sa kung paano siya kumilos kanina sa bahay niya. At saka malamang alam na rin ng mga pulis yun ngayon. Ano, sa palagay mo ba hindi nila tayo imbestigahan at pinaghihinalaan? Mga kaibigan, pamilya, mga tauhan, pamilya nila. Ano ka ba, Nick? Hindi talaga siya yun. Maniwala ka. Kung ganun, bakit ba tayo sinasama ni Francesco sa kanya, ha? Ibig kong sabihin, bakit niya tinatanong si Jade tungkol kay Julio na parang wala siyang alam tungkol sa kanya? Dahil ganun ang ginagawa nila, Nick. Hinuhuli ka lang nila. Pero alam kong hindi suspect si Julio. Maniwala ka, isinang sa atin yun. Buisit na yan. Oo, alam ko. Oo, big time. At kailangan natin malaman kung ano ang gagawin natin at kung hindi kaya ng mga pulis, tayo na ang kikilos at gagawa ng paraan. At anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Mas nakakapag-isip ako sa opisina. Tawagan mo si Jade, baka tapos na sila ni Francesco. Sabihin mo, pumunta siya sa club. Dapat niya rin malaman to. Okay. Ano na naman kalokohan to? Anong nangyayari? Pinakawalan nila si Julio kani-kanina lang. Ngayon balik na naman tayo sa umpisa. Tama siya, Ace. Ibig sabihin, wala na tayong sapat na oras ngayon. Mauubos ang mga babae natin sa club. Alam ko, kailangan ko muna mag-isip. Okay, mawalang galang na Andy. Pero dapat tapos na tayo sa pag-iisip. Malamang nagkaplano na ulit ang baliw na yun. Kailangan gumawa na tayo ng paraan. Oo na nga. Pwede ba manimik muna kayo? Kailangan ko mag-isip. Mag-isip ng ano? Okay, gusto niyo, umupo na lang tayo dito at maghintay. Sa palagi ko hindi mangyayari yun. Diyos ko naman! Ano ka ba? Sinabi ko na sa'yo, hindi nga ako yun. Oo, syempre, alam ko, Nick. Nicky! Nicky! Bakit, Andy? Anong bakit, Jade? Ano? Sa tingin mo ba, inalis nila ako sa serbisyo dahil bilugbog ko ang hayop na yun, yun ba? Hindi, dahil nagtatrabaho siya para sa akin. Isa lang akong baguhang police 20 years ago. Bago lang ako sa serbisyo, may asawa at hindi magtatagal, magkakaanak na rin. Walang kwenta ang sahod ng mga pulis. Kailangan kong umarap ng iba pagkakakitaan. Naghanap ako ng mga kaibigan. Hindi sila mga matalik na kaibigan, alam ko. Pero mga kaibigan ko sila. Nagtatrabaho ang hayop na yun sa akin.
Kaso pumalpak siya sa trabaho at nilinis ko lang naman ang kalat ko. Paano si Vanessa? Si Melanie, bakit mo ginawa yun? Pamilya mo na kami. Baliw ka na. Baliw? Oo. Hindi, Jade. Tuso. Alam mo kung bakit? 20 taon ang ginugol ko sa serbisyo. Para protektaan ang mga tao sa mga siraulong yun. At anong naging kapalit noon, ha? Ha? Isang baliw na psychopath na bumaril sa asawa at anak ko. Naaresto. Tapos pinakawalan din. Hindi. Hindi ako baliw. Nandito ako kung saan ako nararapat. Kailangan may magbayad sa kanila. Tapos, yan ang naging paraan mo? Ang atakihin at saktan ng mga inosenteng tao? Inosente? Walang sino man ang inosente. Kailangan may mawala at wala akong pakialam kung sino sa mga oras na to. Kailangan ko lang may mapagbubuntunan at alam mo ba, Jade, meron na ngayon. Ibaba mo ang baril mo, Andy! Detective, ang poetic nun. Ibaba mo ang baril mo. Ibaba mo ang baril mo. Ayoko, bakit ba? Wala nang dapat masaktan pa. Talaga? Ba't hindi mo sabihin sa pamilya ko yan? Tignan mo ang nangyari sa kanila. Oras na para kalimutan ng lahat. Sige na naman, Andy. Kaya kitang tulungan, magtiwala ka lang. Hindi mo ako matutulungan. Huwag mo kutuin, detective. Alam mo kung anong ginagawa ng mga pulis na yun sa loob. Visit na yan. Alam mo naman, Jade, ang totoong dahilan kaya siya tinanggal sa pagkapulis, di ba? Manhimik ka, Francesco. Hindi talaga siya tinanggal. Ang totoong nangyari kasi, hinayaan pa siya manatili sa serbisyo basta kumuha siya ng psychological test. Pero hindi siya nakapasa ng paulit-ulit. Mula sa kapitan ng Trenton PD na pagtagpi-tagpi ko lahat, ibinigay niya sa akin ang files, nakita ko lahat ng records. Marami siyang ginawa bukod pa doon sa stasyon. Okay, Andy, makinig ka sa akin. Padaliin natin to. Tigil mo na, kabaliwang ito. Sige na, ibaba mo na yung baril. Sige, ibitawan ka na. Sorry, Miss Johnson, pero si Andy talaga ang nasa radar namin. Alam mo ba, isa siya sa mga prime suspects, pero hindi pa namin makonekta ang lahat. Kung ganun, paano niya nalamang siya yun? Ang totoo, nalaman namin kasi eh. Lagi siyang mabait at palakaibigan. At lagi siyang nandun para, alam mo yon, tulungan kami. Alam mo kasi, madalas sa mga ganun tao, sila talaga yung totoo masasama. Kaya naman, pinagsama kong lahat at doon ko nalaman na siya nga talaga. Ayos, ang galing nyo. Sa wakas nalaman mo. May gusto bang tumawag na ambulansya para sa akin? O ano ka ba? Hindi naman ganun kalalayan. Magiging okay ka rin. Huwag mo alalahanin yan. Papadala ako dito na tutulong sa'yo. Mabuti siyang tao, Miss Johnson. Madalas sakit siya sa ulo pero mabuti siyang tao. Salamat, detective. Walang problema. Eto, kunin mo ang card ko. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Okay. Kamusta pakiramdam mo, buddy? Nasakit ba? Oh, kamusta na? Busy night. Maraming umiinom. Walang nagre-reklamo. Ibig kong sabihin, kumusta ka na? Okay lang ako. Sige, alis na ako. Kailangan ko silang ihanda. Marami pa silang dapat matutunan. Mga baguhan pa. Namimiss na kita agad. Okay! Tapos nang sabi niya, $100? Magkano ang lahat ng to? Lou! Oy, Nicky! Mga kaibigan ko nga pala, si Dax at si Desmond. Nandito kami para mag-celebrate ngayong gabi. Welcome dito sa Dome. Makinig ka, Hanan. Sa kabila ng lahat, gusto kong malaman mo na nakikiramay ako sa inyo ni Jade sa nangyari kay Andy. Makakalungkot talaga. Alam ko kung matagal na kayo magkaibigan at siguradong masakit yun. Okay. Salamat. Maraming salamat. Hey, sweetheart, patingin nga ako ng bill ko. Baka kailangan ko pala isang bote rito. Hindi ngayon, Lou. Ngayong gabi, sagot ko na kayo.